ang sasabi ko patungkol kay Pastor Rob ay isa po siyang matibay na pundasyon ng ministry nito dahil siya po yung pagkakalam ko kasi po siya talaga po yung nagpursige para maitaguyod yung ministry na to at makapaglingkod sa Panginoon ng higit pa at marami siyang bagay na salita ng Diyos. Tapos isa siyang pinuno na okay po siya dahil magaling po siyang makisama sa mga tao na dapat inaakay na sa tamang daan. Yun po. Tsaka ano, para sa akin, isang mabuting leader po. Yun po. Isang buting ina. Kasi po, nakikita ko yun sa mga ang akala ko pa nga po, yung anak, si Che, akala ko anak niya, apo niya po pala. So parang talagang yung pag-care niya sa apo niya, parang isang tunay na anak. Parang buti hindi na talaga. Mas masawal pa sa akin na nga po mag-alaga. Yun lang po. Good evening po. Ako po yung pinaka hindi ko makakalimutan kay Pastor, yung time na, kasi dito po inayos ng Diyos yung buhay ko. Dito po kami kinasal. Nag-counsel po sa amin yung si Pastora. Hindi ko po makakalimutan yun na pinaiwan niya kami ng asawa ko kung paano mamuhay ng kasama ng Panginoon. At sana po na yun. Rest in peace po. Pahinga na po kayo. Naniniwala po ako na yun na kay Lord na po kayo ngayon. Yung mga ginawa niyo pong paglilingkod, tatamasahin niyo po yung pagdating ng araw. Ayun lang po, rest in peace po, condolence po sa moral family. Maraming salamat. Ako naalala kay nanay, hindi pa ako gaano man sa church na to. Lagi niya akong pinupuntahan sa paa. Pinupuntahan niya ako sa paa. Pinapakit niya akong bagos na pati. Pero dami kong sinasabi, ginagawa ko, tinatagpuan ko siya. Pero, lala ko, sabi niya, sister yun, atin ka naman. Sabi ko na, sige, puro ako. Pero, hindi ako ma-attend talaga. Pero nang bandang huli na na-realize ko na, hindi siya nagsasawang puntahan ako. Sabi, samahan siya sa Bible study. Tapos, ang ano ko na kay nanay na ako naalala na lagi niyang sinasabi sa anak ko na kamukha daw ni JJ lagi ko niniyakap sabi ko Sister Yoli atin ko naman sabi niya lagi sa akin pero sabi ko sige lang nanay ganyan ako ng ganyan tapos isa pag dumadaan ako dito nakikita ko siya ay nanay musta po ganyan tapos nung na-hospital siya. Pumunta talaga ako doon. Kahit pa paano, pinantayan ko siya doon. Sabi ko, Nay, kamusta ka ganyan? Palakas ka, Nay. Tapos nung last namin, nag-worship kami, ang saya-saya niya. Tapos nakaisakay pa siya kumanta sa amin. Kumanta siya. Tapos, yun, papasalamat ako sa kay nanay na paano in-encourage niya ako na mag-at-on-charts. Kahit tinataguan ko siya, hindi siya nagsasapa na lagi niya akong pagtalaanan. Lagi siya, Sister Yoli, ganyan. Tapos Nay, maraming salamat sa iyo, sa pag-encourage mo sa akin na mag-trust sa iyo. Kahit tinataguan kita, hindi ka tumigil, hindi ka nagsawa, palalahanan talaga. Nanay Lydia, rest in peace po sa inyo. Sana masaya na po kayo. Kapiling niyo na po si Lord. Hi, Nay. Maraming salamat po sa mga sandaling mga kasama ka namin. At maraming salamat din po dahil ginamit ka nyo sa para magamit kami dito. At maraming salamat sa bilang isang nanay namin at pumapangatong nanay namin. Maraming salamat dahil sobrang mamimiss kami namin. At namin naman na
sa New Year. Kapag Pasko po, sinasabi mo sa amin na, oh, ito na lang, ah, ito na sa inyo, ito sa amin, ah, ito sa iyo, ah. Ganun. Thank you na, isa ba kong minis ka namin. At we love you, Mary. Hi! Thank you so much po kasi naginamit ka ni Lord para makapag-aral ako dito nung preschool po ako. Tapos, patuloy ka pong ginagamit ni Lord sa buhay ko para muling makabalik ako dito. Dahil ikaw po yung nagsabi na kung gusto kong sumali sa music team. Thank you, Nay, kasi pinasok mo po ako sa music team. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi ka ginamit ni Lord, hindi po ako makakapasok sa music team. Maraming salamat, Nay, habang buhay ko pong aalalahanin ka. Thank you so much, Nay. Thank you, Nay. Grateful ako kasi binigyan ka ni Lord ng grabe yung sipag mo, dali, na mag-ikot. Ikaw yung naglilista ng BBBS noon. Nanay ko, kinapalista ako. So, lagi kitang aalalahanin. And sa konting oras na nagkasama tayo araw-araw, pinaramdam mo sa akin at trusted ako. So, maraming salamat. Nay, mamimiss ko yung pagpapabili mo sa akin ng Mariel na you will forever be missed. Nay, we love you. Ay nanay, si Pastora, laki ng natulong niya sa akin bilang worker ng church na to. Talagang isa siya sa mga taong talagang makikita mo yung ano niya, yung intention niya sa'yo napakaganda. Kasi talagang hindi nila ako binitawan. Bukod sa magulang ko siyempre, talagang hindi nila ako binitawan kasama niya sa ABJ na para makatak ako dito. Tapos yung makikita mo pagmamahal ng isang magulang, sabi rin, pagpapasok ko pala dito sa may baba, iiyakap niya agad daw, parang nakikita niya na anak niya talaga. Kaya talagang ang laking pasasalamat ko kay nanay. Talaga naramdaman ko na bilang totoong nanay ko siya. Ngayon po. Ay nanay, si Pastora po is parang pangalawang makawal. Kasi po pagpasaway po ako, si Pastora po yung, si nanay po yung nagsisilbing magulang ko na binibento rin yung loob, bakit sa loob mo, ganyan. Ayusin yung pag-aaral mo, kasi para rin sa akin po kasi may paglaan ng pare, ganyan. Tapos, yun po, hindi, parang nabigla din po ako sa pagwala ni nanay. Siyempre, malakayin din po, malaki po ano niya sa buhay ko namin sa as a ni pagtitinda as a Christian ganun. Bilang kapatid ng buhay ko namin. Ganun din po nararamdaman ko namin yung pagmamahal ni nanay. So from home is ko namin siya. Love you nanay. Mamimiss kita, mamimiss ka namin. Salamat sa lahat ng binigay mong consideration sa atin. Lalo na naalala ko pag wala pang tuition si Yubi, kahit na 3 months or 4 months ka, hindi nakapagbayad, nakakapag-exam ka rin siya at nakapasok. Salamat sa lahat at ikaw yung naging ina ng simbahan na ito na kinalakihan at ikaw nga po yung aming nakasama. Muli, alam ko naman na may pin-repair na si Lord Darum para sa iyo. Diba? Dahil na ikaw yung nagmalasakit sa at ikaw yung nagtayo ang naging pundasyon ng simbahan na ito. And salamat sa mga good memories. Mamimiss ka na. We love you, man. Sa taga na parang natinig ko sa Yakso, talagang simulan po na lumaya po ako ito talagang. Lumaya po ako. Natinig po ako sa Yakso talagang. Kung gano'n ako talagang. Yung puso yung nanay sa pagilingkod sa Panginoon. Talaga nang salamat po siya ng matagal na panahon. Siguro na lumaya po 1,008 hanggang sa ngayon po, hanggang sa uling hininga ni nanay, talagang grito na po talaga na magkasama po kami sa pag-inigod sa Panginoon. Talagang nakita ko naman po talaga sa buhay ni nanay kung gaano siya nung pagsikap at tiis sa pag-inigod para sa Panginoon Jesus. Yung kanyang mga nasasakupan sa Yakso, yung pamilya po ng Yakso. Talaga, kung paano ito, pagamat ng panahon na tinatayo po yung iglesia ito, na may bahay pa ng bahay ito, bawat panahon na yun, sa kulungan ko, kung sa araw ko na kasama yan ang sister Leon.
talagang na narinig ko sa mga kwento nila na kung paano sila nagsikap po rito na kasama na sa pamumuno ni Nanay Pastora Lidia na nagkasato kung paano sila nananangin para matayo po yung bahay pa ng pangit o talagang kwento ko sa akin talagang ano pa lang po eh. Tapos sa ako pa lang po o lote pa lang to. Pero sa biyaya ng Diyos talagang sinanay po talagang Pastora Lidia naging haligi sa mga instrumento ay nasa pangang parang Diyos para matayo po ang bahay parang pato. Salamat sa Diyos. Talagang sa huling hininga na kanungkot pa po. Kanungkot din po ako talaga sa pagparang ni Nanay. Pero ganun pa man, talagang kaya natin tagapin yung katotohanan. Na ang buhay natin sa mundong ito talagang pansamantala na ang pinairan ng Diyos. Pero salamat na lang po sa pansamantalang buhay ni Nanay, ni Pastora Lidia. Nakita ko po na hindi po nasayang yung kanyang pananatili sa mundong ito dahil ang buong buhay niya, hanggang sa kanyang kamatayan, ibinigay niya po sa ating Panginoon, talaga naglibog siya. Kaya salamat po, sinanay rin po yung ordina sa akin, kasama sila Pastor George, Pastor Joel Bimbang, para isa rin po ako sa maging pastor sa lugar, sa bahay pa ng bahay pa ng Yaks, Christians, ng pamilya na ito, ng pamilya na ito. Kaya ako man po talagang nulit ko po, nalulungkot po ako sa pagpano ni Nanay. Pero ganun pa man, kailangan tanggapin natin na may galak sa katotohanan, sa ating puso na may kapayapaan, na iniwala naman po tayo lahat na bilang isang mananampalataya na ang ating kaluluwa pabalik sa Panginoon kung talagang tayo na mayapa na naglingkod po tayo sa Panginoon nagtiis tayo hanggang sa huli sa dalawin. Kaya isang kagalakan din po na nasa buhay ko alam ko si Nanay isang talito kapiling na po siya ng ating Panginoon kapiling isa ko ng Diyos ipangako sa kanyang buhay na wala hanggan makamtay niya na po kaya po rin po ang panong salamat sa Diyos. Ay kiramay po sa pamilya ng Rural, sa mga nawala ay Tatay James, ay Sister JJ, Sister Lulo, Brother Rumoy, Sister Lingling, Sister Lina. Nawa sa mga panahon ito, isa lang po masabi ko, maging malatag po tayo lahat. Ang pamilya Bulal, Rural, maging ang pamilya ng Yakso Christian Jacks sa pagpanaw ni Nanay Pastora Lidia. Tanggapin natin ng bukal sa kalooban. Na ang pag-ibig ng Diyos talagang patuloy yung pinadama para sa atin. Salamat po sa Diyos, kulit po ang Panginoon. Ayan lang po yung masabi ko. Ayan natin.